What's up mga kabola? So nandito tayo ngayon sa isa sa pinaka gusto kong lugar sa mundo, ang aking kwarto. Ayan. So kung makikita niyo sa likod, siyempre nandiyan tayo. Ang idol natin si LeBron James at si Kyrie Irving. So kung matatanong ninyo, ako gumawa niyan. So nung wala tayong ginagawa, umpisa natin. Mga 2 years na rin siguro yan nandiyan. So si Harden naman hindi pa tapos. Ayan, nalata naman sa ilong niya, hindi pa siya tapos. Ayun, so ang pag-uusapan natin ngayon is yung mga, ayan, nakikita nyo, yung mga kwento sa likod nito, mga trophies na nandito. Ayan. So, yung mga experience natin sa paglalaro ng basketball, sa pagko-coach. Ano ba? May email na nagbablog ako. And so, dun sa interruption ha. May kasama kasi ako sa dito na sa cellphone. So, maingay eh. Pinagalita natin. So, unahin natin yung una nating trophy na ipapakita. So, ano ba maganda? Okay, ito muna. Ang pinakaluma. Sira-sira na. Ayan. So, Junior Division. So isa tayo sa mga nakuwang mythical. So forward yung ating pwesto na naglalaro tayo ng junior division. So ang age ko dito is 17 ata or 18. So after ko nun, diretso na ako ng senior division. So dito to ginanap sa Bulak. So ang SK pa namin dito ay si SK Alaysa. So shoutout sa iyo sa aming former SK. Tapos after natin 'yan, yung unang taon ko naman sa, so ito 2009 siya. So after ng 2009, ayan, naglaro tayo ng ayan, senior division. So, nakuha naman natin ay best player. So, iba yung MVP sa best player. So, ang MVP natin dito ay si si Cruz. So, mas kilala dito sa amin na Pilat. Player siya ng St. Joseph. So, siya yung MVP. Tapos, best player naman ako ng buong conference. Ayan. So, ang amin namang SK dito, si ano pa din, si SK Alaysa pa din. So ito naman ay hindi ko na-expect kasi unang, ano ba? Ano is naman ito? Ayan, pal kasi eh. Okay. Aray! Ano ba? Nag-vlog ako eh. Okay, ayan. So, ano ba ang kulit? Siya mamakit sa vlog? Oo. Kainay mo eh. Ayan. So, hindi natin na-expect to kasi unang taon natin sa senior division pero tayo yung nakakuha ng best player. So, salamat din sa tiwala ng mga kakampi ko. Yung Team Calle Pogi. So, kung familiar kayo doon, dito sa Bulacan kasi merong pinatawag na Calle Pogi. So, sila yung unang nag-ano sa akin. Sila yung unang kumuha sa akin para maglaro sa senior division. Ayan. So, shoutout sa mga kakampi ko dyan sa Calle Pogi. Ayan. So, next natin is ito naman. Ayan. So, from STI. So, second runner-up. So, sumali kami ng basketball showdown. So, ito, nasa Sacred Heart Academy na ako. Yung unang taon ko ng coach sa basketball. So aside from this ano trophy, yung isa trophy pa namin ng Bulprisa, which is first runner up kami. So yun, mahabang story yun, so siguro sa mga susunod na vlog ipapakita namin sa inyo kasama yung mga former player ng siya. So ito yung
natanggap namin, bali second runner up kami. So open sa lahat ng schools. Basta pasok sa age bracket. So medyo malalakas yung nakalaban namin dun, pero kahit maliliit kami, hindi ganun katangkaran. Kinaya ng mga player natin ang sacred. So shoutout sa inyo. Kala Rosben, kala Miggy, kala Rubilia, Dexter, Kambal, si Diego na laging nalilate sa ano namin, sa game namin. Kasi laging sumasakit siyan. Si Kenneth na bago makashoot, kailangan paigitin muna. Tapos si Jess, yan. Ang pinaka mabilis sa amin, Jess and Rosben. Saka si... sino pa ba? Si Kitch. Laging injured. Si Tablante. Yan, si Nani. So, sa mga susunod na vlog, isasama natin sila. And then... ito naman. Yan. So, champion tayo dito. So, ito naman yung Happy Tony First Basketball Tournament. So, yan. So, ginanap to nung June to August 2018. So, nandun po sa unang, sa mga naunang vlog natin. So, ito yung nakuha natin trophy. So, dahil ako yung tumata yung captain ball nila, so, ako yung nag-uwi ng trophy namin. So, dito naman, open na talaga siya. Open league na siya. So, isang ano lang siya, isang division lang siya, which is kailangan ng age is 18 pataas. So ayan, halo-halo na yan, malalakas yung mga naging ano dyan, ang mga nakalaban namin, especially yung team ng Outlaw. So yung sa Outlaw kasi sila Chris Mon, sila Dino DY, sila Liagas, masama, ano sila, malalaki talaga sila. Tsaka kilala na talaga sila sa bayan. So sila yung isa sa pinakakinatakotang team. Pero yung sa atin kasi, ang ginawa natin, binalance natin, isa sa pinaka naging key player namin is si Ibe at tsaka si Aldrin Katiis. Tapos malaki rin tinulong ni Rubilia sa pagdepensa. Tapos yung mga ilalim natin, so, ang ilalim natin ay si Rocky. So, si Rocky taga dito yun sa Bulak. Tawagin natin Yao Ming dito. Tapos, player ng STI, hindi ko na ma-recall kung anong pangalan niya. Isa rin siya sa mga naging key player namin. So, halos lahat naman. Kasama rin pala natin si Aram Lapid, tsaka si Michael and Michael Lapid tsaka Brian Lapid. So yun yung mga magpipinsan. So pinsan buo ni Jenin. Yan, sa mga bayaw ko. So sinama natin sila. So isa rin sa mga nagdala sa amin sa finals is si Michael. Kasi grabe yung mga 3 points niya talaga. Sunod-sunod tsaka mga crucial. So shoutout sa inyo. Sana makapaglaro ulit tayo after nitong pandemic na to. And so marami pa tayong mga trophy, kaya lang hindi na natin siya pinakita. Yung iba kasi nasira na. Tapos yung mga medal natin ayun naka ano. So more on sports talaga tayo. Yun, isa yun sa mga naging reason bakit tayo nagtayo ng club. So sana masuportahan natin yung club. At magandang balita kasi tayo ay registered na sa munisipyo ng Santa Maria bilang isa sa pinaka bilang isang organisasyon ng mga kabataan na naglalayo na maghatid ng kaalaman tungkol sa sports, tsaka maano din natin ma-introduce din natin sa mga kabataan yung pagkakaroon ng community service. So nagkaroon na nga tayo ng community service, ilang beses na tayo nakapag lingkod sa iba't ibang barangay, PD program, basketball clinic. Ayan. So sa mga susunod pang sana bumuti na yung ano, yung paligid para magawa natin yung iba pang proyekto at katulong yung
SK Federation. So shoutout nga pala kay SK Kitsut. Ayan, so sana maging maganda yung ano natin, maging maganda yung ating plano para sa mga susunod pang panahon. So yung mga officers natin dyan, shoutout sa inyo. Sana walang magkasakit sa atin. Sana tulungan pa rin tayo pag meron na tayong mga programa sa iba't ibang barangay. So dahil dalawa na yung organization na kailangan natin tutukan, so yung AGAPE, so tutulong din tayo dyan kasama yung mga member nito dati. Ayan. So sa susunod malalaman natin kung ano yung Project AGAPE na yan. So nandito na lang, sana magkita-kita tayo sa court at makapaglaro ulit tayo ng basketball at iba pang sports. So yun lang.